Hi ma'am, out of context, as po sana ako, what if di po ako naka-attend sa demo ko sa DepEd? Ano po ang mangyayari sa papers ko po? Hi teachers, hi future LPDs, kumusta, kumusta? Ayan, so, kaya kapag kayong nagpapasa ng papers, mas maganda na hindi pa sila original. Kailangan mga authenticated lang, mga ganon, or yung naka-certified true copy. Huwag po yung as in original lang ibibigay ninyo. Kasi kapag ganyan, hindi na po mababalik. Yun yung pagkakaalam ko po, ha? Kasi ako, ilan na po yung mga papers na ibinigay ko, hindi na po naibalik sa akin. Kaya huwag po kayo magbibigay ng mga original. But, if you're asking me ano yung mangyayari sa ranking journey mo, kung hindi ka nakapag-attend ng demo, of course, malaking kabawasan na ang demo. Dahil ang demonstration, ang points po niyan ay 35. Pero kung meron ka lahat, perfect ka sa lahat, pwera lang yan sa demo, may chance ka pang makapasok sa RQA. Dahil ang kailangan lang naman is 50 points. Tandaan ninyo, ang pinakamahalaga kapag nagpaparang kayo, TRF. I-perfect nyo kung kaya nyong i-perfect. Pangalawa, demo. Diyan pa lang, pag na-perfect nyo na yung dalawang yan, pasok na kayo. Bakit? Kasi 25 and 35 points, pasok na po kayo sa RQA. Paano pa yung LET rating mo? Paano pa kapag may training ka? Paano pa kapag may experience ka? At paano pa kapag may... Pag sa education, pag meron pa kayo. So yun, kung tinatanong nyo po ano po yung pwedeng mangyari sa papers nyo, hindi ko rin po ganun kaalam. Pero kaya yun, ang laging sinasabi sa amin sa DO, huwag kayong magpapasa ng original na muna. I-prepare nyo lang yung original nyo kapag kayo ay tinawag na for the item o kaya tatawagin kayo as substitute teacher. And yun, I hope I answered your question and that would be all. Thank you pa!